umamang na si Juan Reynoso, so nakatakas sa kulungan. Iniimbestiga na yung nangyari. Baka inside job. Gustuhin ko mang tumulong sa paghanap sa kanya. Wala na sa jurisdiction namin yon. Kailangan mahuli yung bomber na yan. Kailangan niyang pagbayaran yung ginawa niya sa daddy ko. Adrian! Walang hiya ka. Tigilin niyo na yan, ha? Sige lang! Michael! Ano, nag-aaway na naman kayo dahil sa Lena niyan? Peke ang mukha ng babae yun. Peke din ang pagmamahal niya sa inyo! Stop being so stupid and pathetic! Yung investors na sinabi mo nag-deny sa mga proposals nyo, nag-invest sila sa MNR, may mga pumasok na pera. Ang sabi ni Miguel, hindi natuloy yung mga yun. Minanipula niya ang pasok ng pera sa MNR. Kumukubra siya ng hindi nyo alam. That's a huge amount of money, Miguel! My God, Miguel! Alam ba ito ni Lena? Wala kang nakita, okay? So I'd appreciate it kung wala kang pagsasabihan nito. Anong kailangan mo? Never mind. Hindi sana ako nagpunta dito. Ano nangyari sa'yo? Ikaw may kagaguhan nito, Lena. Sinugod ako ng nanay mo na may dalang aspect. Natapunan yung sarili. Pagbabayaran mo talaga! Pagbabayaran mo! E dinamanda ko yung babaeng yan dahil, look at it! My face is ruined! Mrs., naakunan ng camera ang lahat ng nangyari. Dinipensahan lang ni Lena ang sarili niya. Wala na ang asawa mo. Wala na rin si Commissioner na bumabali ng batas para sa kapakanan ninyo. Tigilan mo na siya. Wake up, Vanessa. Anong pakiramdam na may sirang mukha? Anong ginagawa mo dito? Ini-enjoy ang karma mo. Diba, buntis yung nanay ko nung kinulong mo siya sa isang kwarto na puno ng kemikal. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng depekto ang mukha ko nun. Buong buhay ko, tampulan ako ng tukso. Dahil sa'yo. Pero mabuti pa pala ako dahil may iba akong masisisi sa nangyari sa mukha ko nun. Pero ikaw? Wala. Dahil ikaw may gawa niyan sa sarili mo. Malas mo na lang dahil wala na si Lucas para ayusin ang mukha mo. Pero may isa pa akong kilala na magaling na plastic surgeon na kayang ayusin ang mukha mo. And I heard mas magaling siya kay Lucas. Si Ate Ramona. Kaso, nakakulong siya ngayon eh. And I doubt kung papayag siya na pagandahin ka niya ulit. Pagkatapos mo siyang i-frame up. Ilang beses ko ba uulitin sa'yo? Wala akong kinalaman sa sinasabi mong frame up. Kung hindi ikaw, sino? I don't know. You know what? I don't care. One thing I know for sure. Maniningil ako sa lahat ng ginawa mo sa akin, Lena. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Ang kumpanya ko, ang pamilya ko, at ngayon pati ang mukha ko. Humanda ka at kukunin ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. Sinusumpa ko yun, Lena. Sabi ng totoo si Vanessa. Paano kung hindi niya talaga pin-rame up si Doc Ramona? Kung hindi siya o hindi si Conrad? Si Adrian?
Parang mahirap yung paniwalaan. Kaya bang patayin ni Adrian si Lucas? Yung mahal na mahal niya ang daddy niya eh. Agree ako kay Doc Martina. Love na love niya yung daddy niya eh. Imposible. Sige, sige. Babantayan ko ulit si Adrian tapos ihahack ko yung mga accounts niya. Ako na bahala. Ano nangyari sa pagpunta mo kay Kuya Miguel? Nasabi mo na ba sa kanya yung tungkol sa baby? No. Why? Nagka-problema ba? Inaway ka ba niya? Ako yung nagdesisyon na huwag nang sabihin sa kanya. Nalaman ko kasi na nihanakawan niya yung kumpanya na pinapalakad nila ni Lena. Dapat nga matuwa pa ako eh, na ginagawa niya yun kay Lena, pero now, I don't know. Parang, I feel so disgusted of what he's doing. I'm just sick of the person that he's become. He's selfish, a user, ngayon magnanakaw. I don't want my baby to know na ganun klaseng tao yung ama niya. Grabe naman si Kuya Miguel. Anong klaseng tao yung kayang nakawan? Yung taong sinasabi ng mahal niya. Kaya hindi ko na sinabi na buntis ako. Ayokong ma-associate yung baby ko sa ganung klaseng tao. Wala siyang ibang mahal kundi yung sarili niya. Vanessa. Conrad, paano ka nakatawag? Nakahiram ako ng telepono rito sa guard. Vanessa, narinig kong nangyari sa'yo. Kamusta ka? Conrad, I'm a freak. She made me into a freak. Sino? Si Lena. Yung babae niya at sobra-sobra ng utang niya sa akin. Kailangan ko ng maningil. Conrad, I need your help. Vanessa, ano na pala magagawa ko? Nandito ako sa loob. Conrad, sigurado ako na meron kang kakilala pa rin sa labas. Kailangan ko lang ng pangalan na pwedeng tumulong sa akin. Ako nang kakausap. Anong kailangan mo? Isang tao na pwedeng makalapit kay Ramona. Ano ba naman ang problema niyo, ha? Oh, napag-utusan lang, ha? Walang personal. Okay. Nasa operating room. Ano po? Ano nangyari? Pinagtulungan ng apat na inmates na sinaksak. Diyos ko po! Ano nangyari kay Ramona? Buti na lang narinig ng guard yung sigaw ni Doc Ramona. Natulungan siya. Ano po lagay niya ngayon? Critical. Diyos ko po! Huwag po kayo magpapatalo sa kanila. Ate, ate, lumaban ka. Maniningil ako sa lahat ng ginawa mo sa akin. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Ang kumpanya ko, ang pamilya ko, at ngayon pati ang mukha ko. Umanda ka at kukunin ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. Sinusumpa ko yan, Lena.
Ikaw si Bibing, di ba? Kaibigan ako ni Ate Ramon. Wala akong alam tungkol doon. Hindi yun ang pinunta ko dito. Nabanggit sa akin ni Ate Ramon na kaya ka nakulong dito. Dahil magaling kang gumawa ng bomba. Ng asawa mo nagturo sa'yo nun. O bakit? Kailangan ko ang serbisyo ng asawa. Kailangan ko siya na gumawa ng bomba para sa akin. Magkano presyo mo? Let's just schedule a meeting later. Ah, excuse me. Lena? Lena? Kusapin mo naman ako. With everything that's happened between us, can we get past this? Get past this? Ganun-ganun na lang? Lahat kayo ang buong pamilya mo may kamay sa pagwasak ng buhay ko. Sa pagkamatay ng lolo ko. Sa pagtatangka at pananakit sa mga taong mahal ko. Get past this? Sira ulo ka ba? Lena, hindi ko inutos na patayin ang lolo dado mo. Ang sinabi ko lang kay Tito Brian, nakawin yung formula. Sa kwento niya, aksidente ang nangyari. Tapos ka na? Sasabihin ka pa? Isa na lang, Lena. I love you. Hindi kita mahal, Adrian. At hindi ko kayang mahalin ng kahit na sino sa pamilya mo. Kasama na din dito si Miguel. Alam mo kung anong nakakatawa? Eto ka o nagpapaliwanag sa nangyari. Pero alam mo kung ano yung hindi ko naririnig mula sa'yo? I'm sorry. Patawarin mo ako. Ganyan kayo mga narsiso. Walang nararamdaman na pagsisisi. Ano? Nagpagawa ka ng bomba? Hinaan mo yung boses mo. Lena, nababaliw ka na ba? Kung kabaliwan ng galit at pagkamuhi, oo. Sumusobra na sila, Vanessa. Sinasagad nila ako. Hindi ko palalampasin yung ginawa nila kay Ate Ramona. Pero para pasabugin ang planta ng Royal Wellness, paano kung may mga madamay? Wala namang masasaktan eh. Gusto ko lang isabotahe yung mga produkto na nakastock doon. Para wala nang chance na makabenta at makabangon pang Royal Wellness. Lena. Lena, please, huwag mong gawin to. Buo na yung desisyon ko. Sumusobra ka na. Hindi yung magagawa ng Lena na kilala ko. Yung kasama ko buong buhay ko, yung taong mahal ko. Ibang-ibang Lena na yung nasa harapan ko ngayon. Jornan, ako pa din to. Ang babae nagmamahal sa'yo, pero kailangan ko itong gawin. Para kay Lolo, para sa anak ko, para kay Ate Ramona. Hindi mo ba ako kayang suportahan? Basta ako dyan. Pwedeng mahalin ni Lena. If I can't have her, nobody can. Sabi ni Bibing, kaliwaan mo daw iaabot yung balanse. Nasa loob na ba ang bomba? Opo. Sigurado kung wala ng tao sa loob? Sigurado po. Ito. Gusto mo?
ikaw na gumawa. Okay, sige. May 10 minuto yung bomba para sumabog. Para makalis muna tayo rito bago sumabog. Sigurado na po ba kayo? Oo. Isip ko, dapat natin isalba ang Royal Wellness. Baka naman, masaya talaga yan. Para sa'yo. Malaya na. We can finally be together now. Masaya ako para sa ating dalawa. I love you. La Vida Lena, the final rampa.